naman sa inyo mga guys. So ayan mga guys, good evening, good morning, good afternoon, no? Magandang araw sa inyong lahat. So welcome na naman sa aking channel mga guys, no? Si Boy Tigas na naman, dumadaan na naman sa inyong mga screen para magbigay aliw, magbigay update, magbigay ng katuwaan, kasiyahan sa inyong lahat ngayon mga guys. So ayan mga guys, update tayo dito sa ating pag-aalaga ng quail mga guys. So kung makikita nyo dito mga guys, sa likuran ko mga guys, ayan. Ayan na mga guys, yung quail natin mga guys, lahat sila mga guys, naka-cage na mga guys. So ayan mga guys, yung cage na sinabi ko mga guys, yung plano natin ginagawang DIY na cage mga guys. Ayan mga guys, na makita nyo ba? Nabuo na siya mga guys yung cage natin. So nakabili na ako ng mga materials, yung screen, lahat-lahat mga guys. Tatlong palapag yan mga guys. Dito sa baba, kung makikita nyo mga guys, is yung mga ready to lay na natin na 1 month old, mahigit na 1 month old na mga quail natin mga guys, no? Kala ko kasi parang 80 plus lang sila. So binilang ko nung nilagay ko dito, mga 97 ata sila lahat mga guys. So 97 lahat ito na mga ready to lay na mga quail natin mga guys, no? Medyo malalakas na kumain mga guys. Kasi sa 97 mga isang kilo at kalahati yung nauubos nila sa isang araw mga guys, nakain mga guys. Dito naman sa pangalawang palapag mga guys, kung makikita nyo dito yung mga medyo maliliit pa natin ng mga quail mga guys, no? Mga 200 plus yan sila mga guys, na mga I think parang 3 weeks old. 3 weeks old na sila. Oh mga guys, 3 weeks old na itong mga quail na nandito mga guys sa taas, sa second floor ng ating cage. At sa pangatlong palapag mga guys, wala pa yung laman. So next siguro pag mag-provide or makapapisa pa tayo or magkakaroon pa tayo ng quail na dagdag mga guys, dito ko na ilalagay sa pangtatlong palapag. So ayan mga guys, 97 plus 200 plus na mga quail dito. Okay na mga guys. So pag-usapan natin ngayon kung ilan o magkano nga ba yung gastos natin para sa cage natin mga guys. Kung makikita nyo mga guys, yung ginamit ko na mga materials dito, kawayan, kahoy, at saka welded iron screen yung gamit ko mga guys. So sa kahoy mga guys, yung mga tira-tira lang dito na kahoy na ang ginamit ko mga guys, na 1x2 na kahoy mga guys. Yung height nito mga guys, nasa siguro 5 feet siguro ito mga guys, yung height nitong kulungan natin. Yung width nito mga guys, nasa I think parang 7 feet ata ito mga guys. 7 feet, tapos yung dito mga guys is 2.5 feet. So 2.5 feet yung papunta doon, yung sa gilid niya. 7 feet yung papunta doon. Ha? 10 yan? Ang length daw sabi. Yung height nyo mga guys is 5 feet. Yung taas ng cage, bawat cage, kasi tatlong palapag ito mga guys. So, 6 inches. 6 ba? Mag-equal pa kasi ito. Isang dangaw. Isang dangkal. Dangkal ba na sa Tagalog? Isa kana guys. Isang ganyan guys. So, isang dangaw sa Bisaya. Dun sa kanila, mas mataas yung mga guys kasi dito sa harapan. So, yan yung cage natin. Yung gastos ko, lahat-lahat mga guys. So, ayan, pag-usapan natin mga guys. Unang-una na gastos. Kawayan. Bumili ako ng kawayan worth 400 pesos lang mga guys. Yung kawayan natin, 400 lang yan mga guys. Pangalawa, yung screen natin, yung maliliit na screen yung ginamit ko para sa sahig. Kasi ayan na guys, makikita nyo yung dito na screen, yung sa para sa patukaan nila mga guys na screen. I think parang 1x1 yan mga guys yung size niya mga guys, para makapasok yung ulo ng mga quail natin, tapos makalabas, makakain sa patuka natin mga guys. So ayan, 1x1, parang 1.5 meters ba yung nabili ko. Isa at kalahating metros. Yung price is 100 yung per meter mga guys. So 150. 400 plus 150 equals 550 mga guys. So, sa screen natin.
Pangalawa, itong screen na sa nasa sahig natin mga guys, parang ayan mga guys, makikita nyo yung screen natin na nasa sahig, ginamit ko na sahig. Parang 1/2 ata ito mga guys yung size niya, para hindi mahulog yung itlog pag once na mangitlog yung mga quail natin. Tapos gugulong lang papunta dito sa mga sa Bisaya, sa Lurad. Sayan lang guys, dito lang gugulong yung mga eggs natin once na mangitlog na itong mga quail natin. So ayan, yung kabubuang nabili ko mga guys para sa screen natin sa sahig mga guys is parang I think 6 meters mga guys yung nabili ko. Ang price mga guys is 110. So lahat-lahat, so yung nabili ko para sa sahig, yung binayad ko is 660 para sa sahig. So 550 plus 650 mga guys, yung gastos natin is ilan ba? 550 plus 660, 1,110 lang mga guys. Huh? 1,210. Bugo sa mat. Sayang guys, 1,210 lahat-lahat yung gastos natin para sa material. Siguro kung bibilhin mo pa yung kahoy, sa palagay ko mga 250 siguro na kahoy. So yung sinabi ko nga na 2,000 yung budget para sa ano, sa kulungan natin na gagawin mga guys, kasi mga guys, so di ba? Para sa kulungan natin 2,000 pesos lang mga guys, pwede ka nang makagawa ng DIY na kulungan mo para sa quail na mga alaga mo mga guys. So ayun, ako lang mismo din yung gumawa, kaya hindi talaga yan maganda guys, kasi ako lang yung gumawa. So puro kibol tie yung ginamit ko, may pako naman ako na ginamit, di masyado marami. So kibol tie lang talaga lahat yung mga pinang kapit ko sa screen mga guys. So ayan mga guys na, ayan. Dito yung para sa kainan nila mga guys. Dito nilagyan ko sila ng ano lang yung para sa kainan nila mga guys, yung sa tarpaulin mga guys, yung sa loob ng tarpaulin, para anong isa tawag na ganito. Yahang frame ng tarpaulin. So kasi pwede naman yung sa taas dito is tubo. O plastic tube. Sabi tawag na. Tubo. So yan yung ginamit ko sa taas, yung sa dito sa baba, unang palapag at pangalawang palapag, yung sa tarpaulin mga guys. Kaya tapos dito sa likod mga guys, dito yung para sa inuman nila ng tubig, makikita nyo ba? Maklaro ba? Ayan mga guys, oh. Ayan yung para sa inuman nila ng tubig mga guys. Kawayan lang yan yung gamit ko dyan mga guys. So para yung tubig nila, buo hanggang dun sa dulo mga guys, no? Magkadulo. Sayan mga guys, sa worth 2,000 pesos mo mga guys, pwede ka na talaga, no? Maraming nagsasabi kasi sa post ko sa Facebook. So yan mga guys, yung update natin ngayon, araw, yung ating video tungkol dito sa quail cage natin mga guys, na sa worth 2,000 pesos, posible or hindi imposible na magkaroon ka ng quail cage mga guys. So nakita nyo yung cage ko dito mga guys. Ayan mga guys, oh. Mahaba yan mga guys yung cage natin. Yan. Mahaba yan mga guys. Papunta doon sa kabila mga guys, oh. Yan, mahaba yan. Tapos may ilaw yan dyan sa mga sa ilalim mga guys. Nilagyan ko yan ng ilaw mga guys, para naman na hindi madilim yung mga quail natin sa loob mga guys. So ayan mga guys, no? Sana na-enjoy at na-inspire kayo ngayon sa video natin. At saka kung di ka pa nakasubscribe, pakiclick na subscribe button natin nasa baba. At saka pakiclick na din yung bell button para ma-notify ka pa sa mga susunod natin na mga gagawin na video mga guys. Update pa natin mga guys. At saka mga guys, no, pakisubscribe na din sa mga partner channels natin. Si Mananggutay Shetty, nasa baba yung link. Si GMTV86, Sir Juvie, yung nagbigay sa atin ng quail, nagtulong sa atin. So, pakisubscribe din ang channel niya. At saka yung partner ko na si Bisaya Show PH, pakisubscribe na din ng channel niya. Last mga guys, DNS
Video TV. Nasa baba lahat yung link mga guys. Paki-subscribe at suporta naman sa amin na mga newbie vloggers dito sa Bukidnon mga guys. So maraming salamat at sana na inspired at na enjoy kayo sa video natin ngayon. At saka kung may plano ka mag-business ng kwelme or kung ano man ang plano mo, simulan mo na. Kasi si Boy Tigas nagsasabi, kung gusto, meron yang paraan. Kung ayaw, ang dami talaga yung dahilan mo. So yun mga guys, God bless, goodbye, and happy day sa inyong lahat. Thank you, bye-bye!